Good morning, Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome dito sa Realty Philippines TV. At bago po tayo pumasok sa area, mga kapamilat, ay inanyayahan namin yung mga bago po sa ating YouTube channel para po updated kayo sa lahat ng video na ating i-upload. Ay huwag hong kalimutan na mag-subscribe. Ngayon po ay narito po tayo sa isa sa napakagandang lote na naman, mga kapamilat, na punong-puno po ng prutas sa loob. Okay? At ang isang kagandahan pa po ay naka-frontage tayo sa highway at mayroon pong pigiri po ng baboy. Kayo na lang po bahala magtuloy, mga kapamilat. At iba't ibang mga pananim yung ating makikita po sa loob. Okay? Halina at samahan nyo kami, mga kababayan. Tayo po ay iikot na sa area na ito. At yung ating nakikita po kasalukuyan, mga kapamilat, ay guyabano, langka, lansones, rambutan. Yan o. Ang dami pong mga prutas. At ito po sa area na ito, nandyan po yung poso na pwede kayo kumuha ng tubig na inyong pandilig, mga kapamilat. At mayroon pong source ng tubig na galing din po dito sa water district. At ito naman po yung kulungan po ng baboy, mga kapamilat, wala lang bubong. Tayo na po bahala mag-repair niyan at maglagay ng bubong kung gusto po nating ipagpatuloy yung figure. At ito naman po, tinutukuan natin ng kamera yung puso. Yan, yan po yung kinukuha na nila ng tubig para po sa kanilang figure at pang dilig po dito sa halaman dito po. Pag wala na pong tubig, halimbawa yung irrigation. Remember po, mga kapamilat, yung lupa na ito ay may irrigation dahil mayroon itong plantation dyan sa katabi lang niya na mga saging. Okay? Ngayon, mga kapamilat, ang estimated po na kasya po dito ay nasa mga 100 to 150 na baboy, mga kapamilat. At ito naman po yung tubig na galing po sa water district, mga kapamilat. At maliban pa po sa figure ng baboy, ay meron na po kayong bahay po na matuturuan pag inyong binili po yung area na ito, mga kababayan. Yan po, tingnan nyo yung mga bahay po ng baboy, mga kapamilat. Yan po, ang dami niyan. At kasya po dito hanggang 150 na mga baboy, mga kababayan. At ngayon po, ang total at area nitong lupa po ay 2 hectares. Ito po ay titulado, naka-frontage sa highway, estimated na sa mga 50 meters yung kanyang frontage. May current, may signal yung ating cellphone, at meron pong supply ng tubig, at meron pong irrigation, mga kapamilat. At ang kagandahan pa ay marami pong pananim dyan sa unahan, mga kababayan. At atin pong ikutin banda po doon sa unahan pa para po makita nyo yung iba't ibang pananim na sinasabi ko, mga kapamilat. Yan, may nakikita tayong mangustin, guyabano. Tingnan nyo, ang daming mangustin, mga kapamilat. At mayroon pa pong itong bahay. Yan, kukuhanan ko po ng video yung bahay para po makita nyo na pagdating po nyo dito, mga kapamilat, ay mayroon na po kayong matitirhan after po nyo bayaran. Ito naman po yung mangustin. Ang dami po niyan, mga kababayan. At may nakita pa tayong durian, mga kababayan. Yan. At ang exact location natin ay Carmen, Davao del Norte. Malapit lang po ito sa town proper po ng Carmen, mga kapamilat. Yan. Ito naman po yung bahay na aking sinasabi kanina. At ito po ay malapit din po sa Panabo at Tagum. Okay? Ito po ay in between po ng dalawang city, yung Panabo City at Tagum City. Yan. Ang Tagum City po ay napakalaking syudad dito po sa Davao. Okay? At yung kanyang distansya mula dito hanggang sa Carmen, Davao ay nasa 5 kilometers po lamang. Ganun lang po siya kalapit, mga kapamilat. At kumplito naman po yung establishment dito. May mga supermarket. Mayroon pong transport bus dito 24 hours. At mayroon pong terminal po ng bus dito sa Carmen, mga kapamilat, na kahit saan galing po kayo or saan kayo tungo, mga kababayan, ay dumadaan po dito yung mga bus mismo sa Carmen, Davao del Norte. At ngayon po, yung pinaka landmark na itong lupa po ay malapit lang po ito sa Tadico Banana Plantation. Yan, kung kilala po nyo yung King of Banana dito po sa Davao, mga kapamilat. Malapit lang po yung area na ito at ang lupa dito ay napakamahal na, pero ito po ay binibenta na ng murang-mura lamang, mga kapamilat. Kaya po kung kayo interesado ay mag-text lamang kayo dyan sa cellphone numbers na naka-plus dyan sa ating screen. At kung doon ako halimbawa sa Manila, mga kapamilat, ay akin pong ibigay po yung number ng mayari or yung trustee nito para po i-guide kayo. Okay? Remember po, ito po ay malapit lang sa Tadico
Banana Plantation. Yung Tadiko Banana Plantation po, ayan po ang nag-export po ng maraming saging sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Yan po ay 6,000 na hektarya po ng lupa na puro saging na napakaganda pang export quality, mga kapamlat. At yan po ay nagbibigay at tumutulong sa ating mga kababayan dito na makaroon po ng trabaho. At yan po, maraming po salamat sa inyong pagtitiwala dito po sa Realty Philippines TV. At mayroon po tayong mga ipagkilalang matagal na pong kasama po natin sa ating pagbablog, si Ms. D. At yung isa po ay si Jen. Kumuntak lang kayo dyan sa mga cellphone numbers na naka-plus po sa kanilang mga pinakitang lupa, mga kapamlat. Particular po dyan sa Laguna, Tanay. At ito naman po yung quality ng lupa dito, mga kapamlat. Mataba at hindi po stagnant yung water. Medyo mabuhangin. At yan po, may mga durian, mga kapamlat, tayong nakikita. At panoorin nyo hanggang dulo po yung video. Habang naglalakad po tayo ay tuloy-tuloy po natin kuhanan ng video. At pati po yung sinasabi kong 6,000 plus na banana plantation ay ipakita rin po namin. Idugtong ko po sa video ito para po ma-inspired yung mga kababayan nating Filipino na kung si Banana King ay nagawa po na pagandahin kahit malapad po yung kanyang lupa, how much more po tayo na maliit lang po yung ating hawak na lupa ay hindi pa natin pagandahin. Okay, thank you po. At muli from Carmen, Davao del Norte, ako po ang inyong kapalmer, Rosendo Salinyan. Ito po ang Realty Philippines TV. Mabuhay po tayong lahat.
Durian.